ang madiskarte ng guro, pagluluto ng merienda, ang ating lulutuin ngayon ay ang maruya. Meron po tayong mga gagamitin isang cup. Dito po yung 1 1/2 cups na ordinary flour. Yan at 1/3 na na white sugar. Then 1 cup of water. Then 1 tablespoon salt. And then yung saging na saba. At saka yung mantika na gagamitin natin. Ihiwain po natin itong mga saging na saba para sa ating maluya. Ihiwain po natin ganyan. Yun. Ito po yung mga merienda sa amin sa Bicol. Parating niluluto ng aking mama dati at saka papa. Ito po ang kinagisna namin. Busog na busog po kami parati. Ayun. Kaya ngayon, gagawin ko rin para meron din kayong paraan kung paano magawa ng merienda ng iyong mga anak at ng iyong pamilya. Ayan po. Ang saba. Ayan po, nahiwa na po natin yung saging saba. Ang gagawin natin po ay paghahalo-haloin na natin yung mga ingredient. Ang una po natin ihahalo yung asukal. Sunod yung ordinary rice flour. Sunod yung asin na kunti, 1 tablespoon. At saka, panghuli ay yung 1 cup of water. Haluin po natin siya ng mabuti para equally distributed ang flour sa ating gagawing maruya. Po, pwede na pong haluin natin yung tubig. Yan, 1 cup. Yan po. Lagay natin yung 1 cup of water sa ating maruya mixture. Ito na po ang pura ng maruya mixture. So, yan na po. Pwede na po siyang iprito. Stove para initin natin yung kawali. Antayin natin po natin na mag-init muna ang kawali. Saka lagyan natin ng mantika kapag nainit na siya. Ayan, alis na yung tubig. At ito na po yung mantika. Lalagyan po natin mantika yung kawali. Papainitin po natin ng gusto ang mantika bago natin iprito ang ating maruya. Po ang dami ng
ating maruya, kailangan po natin na maggamit ng measuring cup para pare-parehas po sila. Ito po ay ang measuring cup na 1/3. Pare-parehas po ang kanyang dami. Walang lamangan sa mga anak mo na kakain. Lalagyan po natin siya. Lalagyan na natin po sa kawali. Sobrang ng init ng kawali natin. Bandahan. Ito na po yung ilalagay na natin. Kakanyahin na po natin siya para ma-flat siya. Yung iba po ay nagagamit ng daw ng saging. Sa akin po, hindi na po ako nagagamit ng daw ng saging kasi wala po dito sa amin, sa subdivision na dahon ng saging. Okay na po ang ganito. Antayin natin na maging brownish siya bago natin baliktarin. Okay, para maluto na yung kabila. Ayan po. Antayin po natin na maluto siya. Ayan, tingnan natin. Ayan, pwede na siya. Kunti pa. Ayan, pwede na po siyang alisin. Paano natin ang mantika. Saka natin ilalagay sa lalagyan. Ayan, makapagay na tayo. Ayan, iuwag po na po ang kalan. Sukal sa ano para pa ikuti natin yung mga maruya. Ayan po. O yung maruya, papaikutin po natin. Sukal. Ayan po ang maruya. Ang ating maruya na saba. Napakasarap po. Malinamnam. Nabubusog po kayo lahat. Please subscribe my YouTube channel. Like and share na lang po para malaman ng iba ang pagluluto. Maraming maraming salamat po sa panunood ng aking video. Ang Maliskarting Guro.